ay paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Hanap mo ba ang may kabuluhang tawanan? Pwede rin naman seryosong usapan o feel good sa mga kwento ng buhay, mga kakaibang topic, or just anything under the sun. Trending man yan, usapang kalusugan, pampaganda, pagkakaperahan, dagdag kaalaman sa batas, pati problema at usapang kalalakihan, at home ka dito, may trabaho o wala, ikaw ang bida sa Homebody. Alas 11 hanggang alauna ng hapon, dito sa DZME 1530. Sama-sama tayong bibida with Jamie Quinto, Homebody, ang bida ng tahanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Second Miyerkules na, hindi kami nagkasama ni Direk ng first Wednesday ng 2019. Yes. Pero magandang umaga po. Miyerkules na naman at ito po ang Homebody with, of course, ang nag-iisang minamahal namin. Si Direk Gav, G.A. Villafuerte. Ayan, hello sa lahat and happy Wednesday and good vibes lang po tayo today and happy Baklaran Day na naman po. So, second Wednesday na ng Baklaran. So, ay, oo nga. Second Wednesday. Simba-simba din pag may time. Aray ko. Ayan. Ako po si Jamie Quinto. Si Direk naman eh. Lagi ako pinariringgan eh. Hindi naman. Ano ka ba? Hindi naman purkit ano... Eh, kahit saan naman pwedeng magdasal. Ano ka ba? Ayan. Ayan. Punong-puno ang Miyerkules natin. Grabe. Wala man ako ngayong guest. Wala man lang tayong guest. Pero punong-puno tayo ngayon. Pupunoy natin ngayon. Kasi sa susunod na mga araw, naku, doble-doble yung guest. Ay, doble-doble yung guest. Toro. Oo. Kasi, iwan ko lang. Dahil siguro, dahil nga kakatapos lang ng New Year. So, hindi pa naka-adjust yung mga... Baka yung iba nagbabakasyon. Oo, mga bisita natin. So, abangan nila yung mga... Pasabog. Oo naman. Oh sige. Ayan. Unahin muna natin yung blind item. Yes. Mm-hmm. Sino tong sikat na love teams ngayon na di umanoy, muntik nang hindi matapos ang kanilang proyekto dahil on and off ang kanilang relasyon. Ay? Dahil di umanoy, kapwa... kanilang parents ay hindi sang-ayon sa kanilang relasyon. Oh, yes. So, ganun. Sino ito? Mm-hmm. Nako. Yan lang. Actually, yung couple na to, alam ko sikat na sila. May proyekto sila na ginawa na muntik nang hindi matapos or hindi na naumpisan at hindi, alam mo yun, dahil nga sa pa on and off ang relationship nila. So in short, hindi lang sila love team, kundi sa totoong buhay din in real life. Ay. So sino ito? Yan. Oh, sige, mamaya. Oh. Yan. At, i-reveal natin yan sa second part sa dulo. Oo. At syempre, Direka, balikan lang din natin yung mga mainit na chika. Yung, anong man. Say mo? Yung dun nga kay Sharon. Tapos ano? Oo. At yung pakikisaw-saw ni Gretchen Barreto. Siya yung isa sa naglabas daw ng voice clip. Bakit voice clip talaga. Bakit meron siya, no? Anong pangalan yan? Conversation. Yun. Paano siya nagkaroon ng Tanong natin kay Gretchen. Iba rin naman Grabe, no? Pero talaga? Yung pagpapalabas po niyan, hindi ko alam, baka, ewan ko ha, pero kung exempted ba ang showbiz sa ganun. Kasi may ongoing case si Chris at saka si Nico, falsies, di ba? Pwede kayang ma-consider yun na wiretapping. Oh, 'di ba? Kasi kung halimbawa tayo nag-usap tayo. Mm-hmm. Tapos hindi ko ina-allowed na ilabas mo yung conversation natin na 'yan.
diba? Naglabas. Ang tanong ko lang dun is, paano siya nagkaroon ng kopya? Kanino nang galing? Diba? Mm. Parang, bakit siya may... Oo, napaka hot na hot ng topic ni... Close ba si Nico kay ano, kay Greta? Oo, yun ang alamin natin. Diba? Parang, oh, yun lang. Sige, mamaya po marami po kaming mga chika about that, diba? Yes. Oo. So, ano muna ako? Sige. Oh, magano muna kami ng mga balita sa mundo ng mga pahayagan ngayong araw na to. Tingnan ho natin kung totoo ba ang kanilang headlines doon sa nilalaman ng kanilang binabalita or para lang magkaroon ng catch up para sa mga tao para mabasa ang pahayagan. Pero syempre, kanya-kanyang opinion po yun. Sila po may gawa. So tayo'y nagmamasidlang at nagmamasidlang at kumukuha lang tayo ng mga sarili nating opinion. So, tutok po kayo dyan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon ng GA Showbiz Chronicles dito sa Homebody. Unang topic, Bubay and Tekla susubukan si Vice Ganda. Yun ang headline. Medyo kaya siya catchy kasi parang may mali siya yung dating. Oo, or diba? Susubukan. Kasi parang sinasabi dito parang susubukan awayin, yung gano'n. Pero ang nilalaman naman dito ng balitang to ay di umano itong comedian duo na to kasi sikat to sa GMA online nila. Hmm. Ngayon, yung GMA online nila gagawin ng TV talk show. Oh. Which is itatapat sa programa ni Vice Ganda ang Gandang Gabi Vice. Ganun. Yes, so that's why talagang nabigyan ng second chance si Ethel, ano? Si Bubay. Ay, si Bubay pala. Si Bubay sorry. Akala ko si Ethel Bubay. Oh, si Bubay ito yung bading tsaka Tekla. So, okay. Kasi sikat sila sa ano sa online ng GMA. Ngayon ginawa susubukan niya itong tapatan ang programa ni Vice Ganda na Gandang Gabi Vice. So, nakalagay naman ay susubukan nila si Vice Ganda. So, kasi may mga followers naman itong dalawang to is, nakakita ako ng isa sa mga, ano nila, sa isang episode nila na nakakaaliw din. So, tingnan natin pag inilagay ba sa TV is ganun pa rin ba? Oo. Well, iba naman kasi yung comedy ni Vice. Ni Vice. So, sige. Ayun. O sige, yes. Tingnan natin kung merong anong ma-achieve. Okay, pangalawang naming chika ko, ano say mo? Mm-hmm. Ariela Arida ikinumpara ang pagkawala ng Miss Universe Philippines sa pakikipag-break. Ay? Bakit? Di ba kasi ngayon napapabalita na ang ang Miss Universe Philippines parang hihiwalay na sa Binibining Pilipinas. So, parang binili yata ni Daddy Chavit Singson. Ni Daddy Chavit Singson ang Miss Universe Philippines. So, parang hihiwalay na siya. So, as per Ariela Arida na bilang kinatawan ng Pilipinas at under ng Binibining Pilipinas, is parang nalungkot siya na para itong pag-break sa boyfriend niya. Dahil di umanoy siya nga, ilang beses nga siya sumali sa Binibining Pilipinas and under siya ng Binibining Pilipinas. Pero sabi nga niya, haka-haka pa lang naman daw. Pero syempre, di ba hindi naman lalabas ang mga alingas-ngas o kung wala naman talagang ano, di ba? So, if ever nga daw matuloy, wag pa din daw malungkot ang Binibining Pilipinas kasi meron pa naman silang limang titles na kumbaga may limang titles pa silang pwedeng kunin doon sa Binibining Pilipinas. Ngayon, ang masaya daw nito kapag humiwalay na daw ang Binibining Pilipinas Miss Universe Philippines. So may posibilidad daw yung mga dating sumali, pwedeng sumali ngayon sa Miss Universe Philippines. Ganon? Yeah. So yung mga dating hindi nanalo at hindi nagkaroon ng title, pwedeng ulit sumali dito sa bagong itatayo ni Daddy Chavit Singson daw. Di umano. Talaga? So ibig sabihin, may possibility na magpupukpukan itong mga hindi nanalo ng title, babalik dun sa ano kung kaya pa ng age. O, diba? So, ayun ang ano. Yes. Oh. Next. Vice Ganda, panay ang waldas ng datong. Ngayon? Kung di naman niya inuutang yon
Hindi kasi minsan nakakairita yung ibang mga tao, 'di ba? Pati 'yun pakikialaman pa. Eh kung may panggastos siya. Obvious sagot. Wala kang di ba? Hindi, 'di ba? Let's face it. Yes. Kasi kung halimbawa ako, halimbawa at this point sa edad kong ito, hindi ba? Wala na akong pakialam kung anong sasabihin ninyo for as long as del pera mo naman 'yan. Wala ka. Diba, for as long as hindi kita inaano, hindi kita sinasagasaan. Hindi ka nangutang. At wala man akong masamang intention sa iyo, kumbaga parang non-existence ka, 'di ba? Huwag mo akong pakialaman. Yes. Ang balitan to kasi parang di umano'y na, syempre 'di ba, kamakailan nga is napapabalitan na papag-usapan sa kanilang show na noontime show is yung pagiging generous device. Kasi nga, di ba, pinasyal niya family niya sa Espanya, sa Spain, pinasyal. Tapos ngayon naman daw, etong mga group, ilan sa mga kasama niya sa Showtime is tinrate niya din. O, eh, anong masama? Yun lang naman. Di ba, kasi hindi, na, yan, hindi, kasi hindi natin maintindihan yung iba, no? Like, halimbawa, pagka sinabi, yung mga kilalang mga broadcaster din, kuminsan naaano sila eh, yung mga nabablind item or may mga napipintas na kung ano-ano, mga ganyan, sasabihin, ay naku, napakasama ng ugali niyan, eh, hindi man lang ano, nagtitreat, blah, 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 mga ganyan, di ba? Parang, come to think of it, di ba? Staff ka, pasweldohan din siya. Dahil pasweldohan siya ng network, di ba? Parang, ano, hindi niya obligasyong i-treat kayo. Pero, it's just an added bonus kung diba, generous siya. Yes, ayun lang. So, pero yung init ang ulo. Dahil dyan, sige, papasukin mo na bago pa papasukin ang iba. Yes, papasukin ko. Annual report ng Bureau of Immigration para sa alien registration nagpapatuloy with interview kay BI spokesperson Dana Sandoval. Ay, ayan si Canestor. Yes. Oo, yes. Canestor. Sana naka-live tayo ng punta dito si Ma'am Dana para madami akong mga itatanong kay Ma'am Dana eh. Oo. Oh, Canestor, magandang umaga po. Magandang umaga, Jimmy. Ganon din sa iyo, direct. Tayo ay mismong naandito sa tanggapan ng Bureau of Immigration, sa tanggapan ni BIA spokesperson Dana Sandoval na kung saan ang Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy ang pagproseso ng tinatawag na alien registration. At alamin din natin mamaya kay Ma'am Dana, yung isang ex-official na wanted sa korupsyon, ay alamin natin ang pinaka-detalye. Magandang umaga, Ma'am Dana. Live po tayo sa DCM. Kasama natin sa studio si Ma'am Jamie Gito at saka si Direk. Magandang morning, Ma'am Dana. Regarding ko sa mga ating annual report. Yes, good morning po, Ma'am Dana. Good morning, Ma'am Jamie. Good morning din po sa lahat ng sumusuporta at tumatangkilik sa ating programa. Magandang umaga. Opo. Sige po. Meron daw ho kayong ano ba yung annual report na ito? Kasi ako, very interesting ako yung last time na nakausap ko kayo. Eh, sabi ko nga, sana makapunta kayo dito sa studio para lahat yung mga question about immigration, we could sit down at may mga katanungan yung ibang mga kababayan natin para masagot din po ninyo. But then again, sige po, next time po sana live po kayo dito sa studio. Sige ma'am, schedule natin yan para one of these days po makapagbigay tayong public service through your program. Mm-hmm. Oh, sige po. So, ano po itong, ano po, good news po ba ito? Or ano pong report natin for 2019? Yes, opo. Ito po annual report natin. This is an ongoing activity po. This will run po for the first 60 days of the year. So ito po ay hanggang March 1. So ang ibig sabihin po nito, lahat po ng registered foreign nationals, so ang ibig sabihin po noon yung mga nakatira dito, nag-aaral, nagtatrabaho, retired, lahat po ng registered foreign nationals na may ACRI card, required po sila na ipresentahan kanilang mga sarili any immigration office na malapit sa kanila na nag-cater po sa annual report. So karamihan naman po ng mga immigration offices all over the Philippines caters to the annual report. Mag-check din po nila sa website natin yung list po of immigration offices na pinakamalapit sa kanila kung saan sila maaaring magdungo.
So ito po ay isang requirement under the 1950 Alien Registration Act. Ang logic po nito is that the foreign national should present himself to immigration the first 60 days of the year for alien mapping po, para alam po natin na saan itong foreign national na ito, para confirm po kung buhay pa siya, una sa lahat, kung updated po ang kanyang mga records, kung siya po ay hindi na overstaying, at kompleto pa rin po ang kanyang mga documentation. So upon pagpunta po sa immigration office natin, simpleng-simple lang po, quick and easy lang po ang process. All they have to do is to bring their passport, their ACRI card, and pay the 310 annual report fee. So very quick lang po ito para lang po ma-account din sila lahat. So exempted lang, ma'am, for may I just add po, no, siguro. Ang exempted lang po dun sa pagpresenta ng kanila mga sarili ay mga aliens below 14 years old. At saka mga senior citizens po, pwede pong iba ang mag annual report for them, but they still need to file for the documentation for it. Mm-hmm. Okay, so yun hong mga alien po ba na ito eh, sino ho yung mga sakop nito? Basta't lahat po ng mga alien na naninirahan pa din dito sa Pilipinas or yung mga may paso na po na visa? Yung lahat po ng registered aliens, ang hindi po kasama dito is yung mga tourist, yung mga under ng tourism na status. Pero yun po mga nakarehistro, kagaya ng mga nagtatrabaho, nag-aaral, nakatira dito at saka retired dito, kailangan po nilang mag-present sa immigration office. Bakit po? Kapag ka po halimbawa hindi po sila nag-present? Ay, isa po sa mga possible na nangyari sa kanila is revocation po ng kanilang visa, because this is a requirement under the law. Alam na po nila ito, taon-taon po natin siyang ginagawa. Mm-hmm. Maari pong ma-revoke ang kanilang visa, or kung hindi man yon, before po, maari po silang ma-subject to heavy fines and penalties. Oh, okay. So kung halimbawa po, sabihin natin na itong foreign national na to, naninirahan dito, retired na siya, talagang he cannot or she cannot acquire Filipino citizenship, hindi po ba pwede yung ganun? Instead of renewing every year or as required by the Bureau of Immigration? Well, kung you're maging Filipino, hindi na po magiging saklaw ng immigration yan. That would be an act of naturalization. Uh-oh. So, kailangan po yung dumaan ng proseso of naturalization. Okay. Kaya nga ba, ma'am, sabi ko sa inyo eh, talagang kailangan kailangan nandito kayo talaga, kasi ang dami hong mga parang point by point na mga dapat linawin, na mga topic na na dapat ma-discuss ng husto. Oo. Apo. Sige po. Baka may mga iba pa po kayong gustong banggitin. Okay, siguro yung isa po yung kaninang naging press conference natin earlier this morning. Nagkaroon po tayo ng huli. Ito po ay isang fugitive from justice. Isa po siyang dating government official sa China. Wanted po corruption at saka large-scale economic crime. So equivalent po actually ng kanyang na nakaw sa kanilang gobyerno ay nasa 11 billion. Wow. Ito, yes, teka lang po, ipapalista ko po yan, ha, Jo. Baka pwede masama natin to sa ano natin, sa balita. Bago lang po yan, ma'am, kakahuli lang. Yes po, yes, yes. Jo, pakinote. Ito po ay, businessman po ba ito? Chinese national? Government official from China? Paano po? Yes, so this is a Chinese national, former government official po nila. According to Chinese public, ito po ay general manager ng isang government corporation na na-involved po sa corruption, bribery, at patong-patong na po ang kanyang mga naging reklamo at kaso sa China. Uh-huh. So ito po ay nahuli po in coordination po with PACC.
So malaking tulong po talaga sa atin yung Presidential Anti-Corruption Commission. Ito po eh nagbigay po sila ng information ang Chinese government po nung side story lang po no nung nagpunta po eh itong mga commissioners po ng BACC headed by Chairman Dante Jimenez sa China. Nakipag-meeting po sila with their counterpart in China. At isa po ito sa mga na-discuss nila, ito pong fugitive from justice na nandito po sa Pilipinas at nagtatago. So immediately po upon their return from China, the ACC officials po coordinated with the Bureau of Immigration, pati po yung Chinese authorities, nagkaroon po kami ng joint meeting para po makuha natin yung all the information related to this dispersion. Ang pangalan po niya ay Xi Haoji. And siya po ay 49 years old. So, Xi Haoji. Xi Haoji. Xi Haoji. Apo. Okay. So, mga gaano po katagal siya, ma'am, na nagtago dito sa Pilipinas? Matagal po ang nakita po natin sa website natin, nandito na po sa Pilipinas. Mm-hmm. Since last time dito, although wala po tayong naman yung illegal activities, it was only recently po na nabigyan tayo ng information about his crimes and his whereabouts. So nung nakita po natin, na-track po natin kung nasaan po nang tatago itong si Xi Haoji, immediately po nag-issue si Commissioner ng isang mission order para po madakip ito. So successful po naging operation at nahuli po siya and siya po ay masasubject na po for deportation. Uh-huh. Okay. Well, Ma'am Dana, maraming salamat po for that information. Oo. At umaasa ho kami na hindi lang naman kasi baka mamaya sasabihin naman nila sinisingle out yung mga Chinese, no? Oo. Hindi po. It's actually ang ating drive po against illegalians. It's not just for the Chinese, but for all nationalities. Sa lahat. So, illegal po, regardless of your nationality, as long as you are an illegal alien, hahabugit ko po ng immigration. Okay. Sige po. Ayan po. Alright. Sige po, Ma'am Dana. Thank you so much po. Maraming salamat din po yung bumisip niyo. Okay. Si Canestor, nandiyan dyan pa ba? Ayan. May press con pala. Ayun pala ang istorya. May press con pala sila. Sa mga nahuhuli ng immigration na ikinukulong naman sa BI Detention Center, kumusta na po yung ating mga inmate na hindi pa na-deport sa kanilang mga bansa? Kumusta na po ito, Ma'am Dana? May mga inmate po natin na currently po nandun pa po sa BI Detention Center. Karamihan po sa kanila is just waiting for the resolution po of their deportation proceedings. Meron din pong ilan sa kanila na may pending local case po, kaya hindi po natin ma-implement yung kanilang deportation. Ganun po kasi ang procedure. Kunwari po, may isang foreign national na up for deportation na, kung meron po siyang pending local case, halimbawa po, may atraso pa siya dito, nakasuhan siya at makukulong siya, nahatulan siya ng konti na makulong na 10 taon, kailangan pa po niyang i-serve yung 10 taon na yon bago pa po siya ma-deport. That is po, ang logic po behind that is syempre kailangan po nating ma-implement yung full justice man sa taong to. Dahil kung i-deport natin po agad, natakasan niya yung responsibility niya, yung kanyang decision sa kanya ng korte na makulong. So kailangan po muna i-serve niya yung time niya dito sa Pilipinas before we implement the deportation. Abang nakukulong niya, Ma'am Dana, paano yung gastusin nila? Sagot ba ito ng ating pamahalaan? Sa atin naman po, meron po tayong allocation for the food of the ward and all the basic necessities po. But of course, also with the coordination of their embassies, tumutulong din po ang kanilang mga embahada para sa mga other needs po. Actually, even po yung kanilang mga medical needs, we have provisions for that. So, I can say naman po that it's fairly decent na that they receive naman po all the basic needs that a person, na mga kinakailangan po ng isang tao. So, yan, Jamie, direct-direct, ha? Mm-hmm. Ayan. Ang bahagi ng ating pakikipag-ugnayan na dito kay BIA spokesperson, Dana Sandoval.
At yung request mo, Ma'am Jenny, siguro pagka medyo hindi narotambak yung mga dokumento sa kanya matanggapan. Hindi, kasi naku, curious talaga ako eh. Na, Kuya Nestor, pupunta na ako ng live in studio sa inyong impila sa DCME. Ayun. Sige. Sige. Medyo sa ngayon daw, dahil pa na akong pag-iimbitaryo ng mga dokumento, eh medyo tambak pa yung kanilang mga dokumento dito sa kanyang tanggapan. Ayan. O, sige okay po. So, mula pa rin dito sa tanggapan ng BIA spokesperson na Dana Sandoval, ako si Nestor Caguidla para sa DCME 1530. Una sa kanan, ang hempilang may paninindigan. Ayan, maraming salamat. Oh. Ayan, natawa ko. Grabe, Direk, ha? Ang daming bumabati sa'yo, ha? Si, ano, meron yung si Ma'am Digna. Kanina eh, nalimutan ko eh. Hindi, happy week. Eto, happy week kay Sherwin Markowi, kay Naif Amata, kay Sinto, si kay Ma'am Maria Umeno, syempre. Syempre. Si Tito Sen Gaitos, hello, watching from Los Angeles. At syempre, ang aking kaibigan na si Jojo Polak and Aaron Lee na nasa Singapore. Oh, uy, 7:30 daw doon direct sa California. At patuloy good pa rin morning pala ang pag-ulan. Hanggang Webes daw ang temperature ranges from 7 degrees to 15 Celsius at wala namang snow dito sa California. Ayan. Diyos ko, parang ayokong maligo pagka ganyan. Correct. Ayun, tapos happy viewing din sa ano, sabi niya, hi classmate GA Villaverde. Ayun kay ano Danilo Fernandez, oh my god, friend, natagal na. High school ko tong ano, high school ko no, classmate. Alam mo, nag-umpisa ka mang magiging buddy ngayon. Kasama ko 'yan. Ayan, pero kasama bago mo siya. Pero bago 'yan, para ipapasok, charot. Si Lev Plechas. Hello, Derek. Hello, ayan, Derek. Happy, may nag-message kanina, sabi niya, done sharing na po. Eh, kaya lang, natabunan po yung mensahe ninyo. Sorry, hindi ko po makita. Oo, kung paano. Hindi na refresh kasi. Oo, kung paano man yan, hindi ko po alam. Pero pagpaumanhin po ninyo, Ma'am Digna. Digna something lang yung nabasa ko. I think parang kilala mo din ata siya. Ayan. Oh, but anyway, ano, may report pa ba? Wala na. Ah, okay. O, sige. So, bago kami magpapasok pa ng isa pang report, sabi ni Direk dito, yung Direk namin outside the booth, mag-ano muna tayo, commercial break muna. Yes. O, 11:37 na po at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng PCSO sa PCSO sa bawat taya para sa kawang gawa. Ayan na. O, eto na nga. Yes. Ano pa ang mga papapasukin nating balita bago ayan tayo mag- papasukin ko na ba to? O, balita ayan sa tanghali. Yes, eto pa. Office of Civil Defense sa Bicol Region muling naghahanda sa Tropical Depression. Yan ang iuulat ni Vic Pambuan. Sir Vic. Sir Vic. Makaraang kabantahin ng bagyong kasamaan ng katigulan, particular sa Marilisor, dito lamang nakaraang Desyembre, sa kabila ng kahandaan ng kanilang disaster risk reduction and management office, dinoblo ng nasabing ahensya ang paghahanda ngayong may namataan naman ang PBOS o ang aming pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Administration ng low pressure area na posibleng maging bagyo. Magamat na sa labas pa ng bansa ang nasabing low pressure, nakahanda na ang lokal pamahalaan ng kabigulan na. Ayon dito kay Ginoong Claudio Hugot, head ng Office of Civil Defense sa Bicol, magkakaroon ng iba't ibang lokal na ahensya na pamahalaan ng disaster risk assessment upang malaman po sa tatama ang sama ng panahon. Sakaling maging ganap na bagyo ang nakikipang low pressure area na papangalan ng amang ng pag-asa.
Sa kasulukuyan, nasa red alert response train ang Office of Civil Defense sa Bicol, kauday ng pinsalang iniwan ng nakalipas na tropical depression Usman, kung saan maraming namatay at maraming ari-arian ang mga nasa lanta. Ito ang silip pambuhan na gugulat para sa DGM 1530. Una sa kanan, ang ipilang may palinindigan. Maraming ayan, salamat. Thank you po. Mm-hmm. At so sorry po, Ma'am Digna, dun sa nag-message siya. Mag-message po ulit kayo. Hindi ko po talaga malaman kung ano nangyari. Bakit nagkaganon? Oh. Ayan. O mamaya, mas marami pa po kaming mga showbiz balita. Correct. Ang ibibigay sa inyo. Yes, pero bago yan. Bago ayun. Yan, magbabalita muna ako. Ito na, nako. Yun daw pong hirit ng transport group na ibalik sa 10 piso ang jeepney minimum fare, thumbs down sa LTFRB. Oo, yes, pero... Yes na yes! Yes! Uy, sayang din yung piso, ha? Oo, no, no. Isipin ba? Isipin mo, di ba kung makakailang jeep na sakay ka na 9-9-9, yes. Eh kung puro tag sa 10 yun... Tapos may dapat sukli ka pang piso. Kaso lang may problema ako dyan. Meron pa rin talagang naniningil ng tent talaga. Hindi talaga nanunukli. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sisitahin ko ba? Tapos kapag ka, ano, ha, manong yung sukli ko po, piso. Ganon. Pero nakakayos. Dead ma. Diba? Ay, bago pala yan. Hello, happy watching kay AJ Katamura. Ayan. Hi, nanonood siya ngayon. Ayan. Oh. Ito, buti na lang, Derek, eh, hindi ka kasama dito. Ano yan? Ah. Yung mga chicken racers. Ay, hindi. Hindi. Ito, iba naman ang negosyo mo, Derek. Ah. Maaray daw sa oversupply ng manok dahil nalulugi na yung mga negosyante. Nako. Hmm. Ano pa yan? Tayo, eh. Ay, teka, titignan ko kung ano yung mga, ano mo. Mga pang-show. Ay! Antaroy! Ano ay, yan? Bakit ganito? Oh, nako, hindi ho kagandahang balita yung showbiz ni Derek mamaya. Broadway actress at singer Lea Salonga na aksidente sa isang skiing activity sa Japan. Ah, kaya pala naka-Japan ako ngayon. Charot! Grabe! Ayan, mamaya yan. Ibabalita ko yan. Oh, sige. Antabayanan po ninyo yung mga balitang yan. Sasayin nyo na sa ilang sandali po yes. lamang. At syempre, ang GA Showbiz Chronicle ay babalik pagkalipas yes. na... Maya-maya lang konti. Maghanda lang ako ng mga reports. Sige. Maraming ayan. Salamat po sa inyo. At si Julie Baisa, pagaling ka, bebe girl. May sakit na naman siya. Oo. Usong-uso talaga. Oo. But anyway, Direk, mamaya balikan yes. mo ako. Syempre, saan ka pa ba pupunta? Oo. Pansamantala po kayong magpapaalam sa GA Showbiz Chronicle. See you in a little bit. Oh, taray! Masita na naman ako mamaya ng mga grammar ko. Ayan, sige. Sige po, babalik po ang GA Showbiz Chronicle sa Homebody pagkalipas lamang ng ating paalala at ang DZME 1530 Balita sa Tanghali.